mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong lupa, tunay nga na isang buong kagalakan na ipaabot sa ating lahat ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang isang dakila at banal na pagbati, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Nalalaman natin, mga kapatid, na tayo'y iniibig ng Diyos, tayo'y minamahal ng ating Panginoon, kung gaya't atin ding nalalaman at naunawaan na sa gitna ng kalumbayan, sa gitna ng unos, sa iba't ibang uri ng pagsubok, tayong lahat ay nakakaasa na ang Panginoon ay tunay nga na may kapangyarihan na magligtas sa atin, bawat isa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga't laging ibinibili ng Panginoon, huwag kayong matakot, mga munti kong kawan, sapagkat nalulugod na mainam sa inyong Ama na ibigay sa atin ang kanyang kaharian. At ang kaharian na yan, mga kapatid at mga kaibigan, ay pinagkalugnan niya sa atin bilang kanyang bayan, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. At tayo patuloy na nagagalak na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, kagaya ng kagalakang nararamdaman niya sa kanyang banal na luktukan, sapagkat nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, tungkol sa mga banal na nangasalupa, sila ang marirelab na mga kinalulugdan kong lubos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon po, kapatid, ikaw ba'y matatakot o patuloy na magagalak na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos? Tunay nga na sa lahat ng umiibig at nananampalataya at nananalig sa salita ng ating Panginoon, tayo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, sa gitna ng lahat, tayo'y matibay na nakatayo at nag-aalay ng dakilang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating ipahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Our Savior and our hopes that we pray. Your grace and
Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan nationwide, worldwide. Mga iniimbitahan ng mga nangalat ng mga iglesia sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. So ang sabi sa Joel chapter 2 verse 1,
magpatunog kayo ng pakakat sa Sayon. Paliwanag po ba sa ang hudyat na iniuutos sa Sayon, magpapatunog? Amen. Hipan ninyo ang pakakat sa Sayon, magpatunog kayo ng hudyat sa Sayon, sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Maliwanag po ba sa mga iniimbitahan? Natupad sa atin yung sinabi ko sa aklat ni Propeta Joel na ang mabuting balita ay ipapangaral sa mundo ng Sayon. Amen. Ito na po yung hudyat. Ipan ninyo ang pakakat sa Sayon, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Ano po ang utos sa hula ni Propeta Joel? Makinig, ano po? Ang lahat ng nananahan sa lupain sa buong sanlibutan. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay papanganib na. So tanging sa Panginoong Jesucristo ng dating masusumpungan ang pag-asa bawat isa. Amen po ba? Amen. Paniniwalaan natin yung sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Paniniwalaan natin na siya'y binuhay na maguli in the third day. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Maliwanag po ba? Amen. Joel chapter 2 verse 32. Unawain po natin mabuti sa lahat po ng nakakapanood at nakakarinig. Ganun po. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem doon yaong makakasumpong gaya ng sinabi ng Panginoon. At sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Tignan niyo, mangyayari po, ano? Sa panahon ng kawakasan, sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, doon yaong makakaunawa at yaong lamang mga nalabi na tinatawag, hinihirang na, na itinayo ng isang matibay at matatag na kaharian na itinala sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan na ang pinagpupulungan natin ay yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga nakakarinig at maniniwala na magpapatotoo na tayo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba? Amen. Ang nagtayo po ng kaharian, yung ating tagapagligtas, lahat ng iniimbitahan na maglalagak na ng paniniwala na meron tayong matibay at matatag na relasyon na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Naunawaan po natin yung relasyon sa mga tinatawag na, sa mga iniimbitahan na sa huling hapunan, sa mga iniimbitahan na sa kasalang magaganap, malapit nang maging isa, yung babaeng malinis at saka yung ating tagapagligtas, magiging katulad na ng tagapagligtas yung babaeng malinis. Naunawaan po natin, amen. Dito rin sa bundok ng Sayon, mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas. So, specific po, ano? Sa bundok ng Sayon, hindi na bago ang banal na bundok ng Sayon, ang bayan ng Diyos na buhay, na mga mananampalataya. Bakit nasabi kong hindi na bago? Hindi pa tayo tao, hula ng mga banal na propeta ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kaya tinawag na bundok ng Sayon nito, nangalat yung mga iglesia sa lahat ng panig ng mga bansa. Amen po ba? Amen. Ngayon, muli na tayong inirestore sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Siya po ang nagtayo ng banal na bundok ng Sayon. Hindi po ito building, ano? Tayo po ang kalipunan ng kanyang mga participant. Tayo yung mga partakers niya. Tayo yung mga followers niya. Amen po ba? Amen. Kaya po, sa panahon ng kawakasan, medyo mapanganib ng talaga ang nangyayari, no? Talagang iba't ibang mga kalamidad na dumadating na talagang mga super typhoon
ang dumadating, mga salot na pandemya, na mga sakit, ano, ang dumarating na dahil ito na yung mga tanda na malapit na siyang pumarito. So, ang bilin sa ating lahat, tayo'y magpuyat at magsipaghanda tayo sapagkat iginawa tayo ng halimbawa na paniniwalaan na meron tayong patotoo na paniniwalaan upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Maliwanag po ba? Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Kaya tayo iginawa ng halimbawa na paniniwalaan eh, tayo yung iginagaya o inihahandang dalisay na relihiyon. Dalawin nyo ang dalisay na relihiyon. Nakatala sa langit. Amen po ba? Ang banal na butot ng Sayon. Nagpupulong tayo. Ang pinagpupulungan natin eh yung wala ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Baliwanag po ba? Kaya po napakapalad ng mga kalalakihan at kababaihan na iniimbitahan sa pagpupulong ng ating napakadakilang mentor, napakadakilang author, napakadakilang guro na naghahain ng kanyang buhay sa ating lahat. Ano po? Upang tayo magkaroon na ng katiyakan sa panahon ng kawakasan na talagang mapanganib ng panahon ng kawakasan. Tayo yung inaaliw niya ngayon. Nahahabang nasa gitna tayo ng malalakas na kalamidad eh, inaaliw niya tayo sa pamamagitan ng katuparan ng gula ng mga banal na propeta. Babasahin ko itong book of Isaiah chapter 8. Verse 16. Talian mo ang patotoo. Tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Makuha po natin. Talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aming mga alagad. At aming hihintayin ng Panginoon na nagpupuli ng kanyang luka sa sambahayan ni Jacob at aming hahanapin siya. Narito ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa amin ay pinakatanda at pinakakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa manal na bundok ng Sayon. Tumatahan pala ang Panginoon Jesucristo sa puso't isip ng mga iniimbitahan na yung katwiran ng patotoo. Tumatahan ano, sa puso natin, nakasulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo, nasaksi tayo na binuhay siya maguli ni Tete. Nagre-rema, alive na alive sa puso natin. Hindi nawawala sa labi natin yung patotoo. Amen po ba? Mga saksi na binuhay siya maguli sa ikatlong araw, naahayag sa buong mundo, transparent ang pag-ibig niya. Amen po ba? Amen. Hindi siya nagtatangi, iniimbitahan niya any religion, wala siyang kinukundem. Iniimbitahan niya ng lahat ng mga tao, magsuri na tayo at magsaliksik. Amen po ba? Amen. Dahil nasa atin din yung desisyon upang tayo maligtas lahat ngayon sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Iginawa tayo ng halimbawa na ruler o timber na paniniwalaan. Tutularan natin na siya ay binuhay na maguli in the third day. Maliwanag po ba? Sinabi niya yan eh. Lahat ng magwi-witness sa kanya o sasaksi sa kanya na binuhay siya maguli in the third day. Sinabi ng ating tagapagligtas na paniniwalaan, hindi tayo mapapahiyang lahat. Bakit po? Sinabi niya na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba kayo, mga people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Meron tayong paniniwalaan hula na nangyari. Amen po ba? Amen. Pinatunayan ng mga banal na apostol yung hula. At tayo naman mga nalalambing tagapagmana ng kanyang pangako. Ang gaganap nito at maghahayag nito sa buong mundo upang marinig ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng dako ng mga bansa. At siya po ang nagtatatak sa puso at isip natin ang patotoo na saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day.
Naramdaman nyo yung mentor natin ang gumawa ng panselyo na nakatatak sa puso't isip natin, lumalabas sa labi natin, hayag na, pinapangaral ng patotoo sa buong mundo. Naunawaan po natin yung may mga matitibay at matatag na relasyon sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, nagpapatotoo. Paki-download nyo yung Bible nyo sa inyong gadget and then paki-write nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na naka-record sa langit. Kung paano tayong tinawag at inimbitahan yung nag-imbita sa atin na magpapatunay sa atin lahat sa kanyang banal na kasulatan na ang banal na bundok ng Zion na naka-record sa langit na nagpupulong na bunga sa pagkapangalay. Tayo yung mga bunga ng ating tagapagligtas na tinawag at hinirang na inihayag natin yung kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao na mga saksi na binuhay siyang maguliin ni Tepe. Tayo yung nakatala sa langit na nagpupulong dito sa Santibutan. Amen po ba? Amen. Sipin natin mabuti. Nagagalak yung tagapagligtas natin dahil meron na siyang mga hinirang at tinawag na umaalala ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Na sinaksiyan at kinagtibay ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Dahil sa Panginoong Jesucristo lang ang pag-asa natin lahat. Amen po ba? Amen. Dahil talagang darating sa panahon ng kawakasan, ang lahat ng mga bagay na temporary na nakikita natin ay mawawala na ng value. Mawawala na ng halaga yan. Pero napakabuti ng ating tagapagligtas. Napakabuti ng kanyang ama. Dahil tayong lahat affected ng pandemya ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Roma chapter 11 verse 32. Ikinulong tayo sa pagsuway upang ang Panginoon Diyos ay mahabag sa atin lahat. Maliwanag po sa atin. Amen. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan. Naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Kaya isinubo yung buktong na anak na paniniwalaan natin upang bigyan tayo ng putong o crown bilang tagapagmana ng kanyang pangako. Bibigyan niya tayo ng regalo na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So naramdaman natin, walang kaipopulituhan kung ginawa niyang tinapay ng buhay na pagkain inihanda sa atin bawat isa. Ito yung huling hapunan eh. Siya nagkayak ng pagkain espiritual sa ating lahat na ipamumuhay natin itong tipan na ginawa niya. Napakikinabangan natin dito yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya sa panahon ng kawakasan. Magsuri po tayo sa nangyayari sa lahat ng mga bansa. Para talagang mamula tayo sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Narito ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakakababalagan sa Israel mula sa Panginoon na mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Zion. Isa lang po yung dalisay na relihiyon na nakatala sa langit, ano? Banal na bundok ng Zion. Sino po ang nagbigay ng pangalan sa kanyang bayan? Yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Hindi po pag-iisip ng tao, ano? Nahanap ng Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil maraming lumitaw na huwan na mananamba. Amen po ba? Amen. Buong Isaiah chapter 8 verse 20, sa kautosan at sa patotoo, sa hula at sa mga patotoo ng mga banal na apostol. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay ngang walang umaga sa kanila. Ang stand at kalagayan at katayuan ng banal na bundok ng Zion ay tinayo ng Panginoong Jesucristo
sa mga iniimbitahang mga iglesia na nakalap sa buong sanlibutan, meron pong pinaniniwalaan sa kautosan at sa patotoo. Maunawaan natin, may hula ng mga banal na propeta na sinaksiya ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Mayroong nangyaring hula na natupan na pinaniniwalaan tayong lahat. Amen po ba? Amen. Yung mga iglesia sa mga bahay-bahay, sa lahat ng nakakarinig, tarikuhan natin yung mga Bible natin, magsaliksik na po tayo sa panahon ng kawakasan, ilagat na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na mayroong patotoo tayong pinaniniwalaan, na iniisip natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ang nagpapalago at nagpapasagana ng ating paniniwala, yung ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya lahat ng mga pamilya sa buong sanlibutan, naniniwala kung may mga Bible tayo sa ating mga tahanan. Pakikuha na natin. Linisin na natin yung Bible natin. Andyan yung pangako na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. At talaga nga ipinararamdam na ng Panginoon Diyos sa mga tao sa buong mundo ang muling pagparito ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya isang napakadakilang imbitasyon, ano po? At siya dumadalisay ng ating paniniwala sa panahon ng kawakasan. So na unawaan natin na meron tayong patotoo na paniniwalaan sa kautosan at sa patotoo. Ang banal na bundok ng sayo po ang meron lang ginagamit na sa kautosan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito ay tunay na walang umaga sa kanila. Pero ang start ng banal na bundok ng sayon may ginagamit tayo sa kautosan at sa patotoo. Sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo po na paniniwalaan na natin yung ating tagapagligtas na Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Saksi tayo na binuhay siyang magmuli in the third day. May katiyakan tayo bawat isa. At si Apostol Pablo, nang hirangin siyang ministro sa Ahintilan, ipinaghihiyawan ni Apostol Pablo na saksing tapat siya sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Di po ba yung ating tagapagligtas ang bumirang at naghalal kay Apostol Pablo na ministro sa Ahintilan, na inutusan si Apostol Pablo na na ipangaral niya na napakita sa kanya yung ating tagapagligtas upang mamulat yung ating mga pag-iisip sa paniniwala. Nasaksi tayo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Yan po yung tatak natin eh, na naghihintay tayo sa muli niyang pagparito. Yan po yung kautosan at patotoo. Kaya nga po huwag dadagdagan ang hula. Ang sino mang magdagdag ng hula ay daragdagan ng salot ng Panginoon ko. Ano ba? Amen po ba? Amen. At huwag mabawasan ang hula. At yung magbawas ay hindi na makapapasok sa bayang banal ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So naramdaman natin na yung hindi nagdaragdag ay merong kautosan at patotoo na pinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. May hula na pinapangaral. Sabi ni Apostol Pedro doon sa kanyang aklat, mabuti yung inyong ginagawa na meron kayong hula na sinusubaybayan na gaya ng isang ilawan na nalagay sa dakong mataas, ano po, na natataklawa ng kadiliman ng buong mundo. Ang tumataklaw na ilaw at liwanag ay itong patotoo. Sumilang sa inyong puso ang tala sa umaga. Pag ni-research natin yung tala sa umaga eh, tumataan sa puso natin yung katwiran ng patutulong ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Inalis niya tayo sa walang kabuluhan kung lakad ng paniniwala na sanlibutan. Kaya nga po, ngayon eh, sa panahon ng kawakasan eh, pagsisihan natin yung lakad ng paniniwala na sanlibutan sapagkat hindi makapaghahatid ng kaligtasan ng lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Amen.
kundi ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, yung pong gula na nangyari na sinaksihan ng mga banal na apostol. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, tularan nyo rin, tularan nyo yung aking pananampalataya na kay Kristo. Amen po ba? Amen. Yan yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Kaya po kung paano ginamit si Apostol Pablo na ministro sa kahintilan sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Ito, nadidinig niyo yung tinig ng ating tagapagligtas. Na kung paano sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, sa mga Inglesya sa taga-Corinto, na tularan natin yung pananampalataya niya, na gaya naman ang nangyari na pinaniwalaan niya yung ating tagapagligtas na huwirang sa kanya, na saksi siya tapat sa pagkabuhay na magluli. Tularan natin. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi ng mga banal na apostol sa Book of Acts chapter 2 verse 32, kaming lahat ay saksi sa pagkabuhay niya magluli. Nagdeklara po yung mga banal na apostol na saksi sila lahat sa pagkabuhay na magluli. Yan po yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na mananahan sa puso't isip natin, na may katiyakan tayo sa pagbabantay at pag-iintay natin ng pagpupuyat, kaya tayo nag-iintay at nagbabantay at nagpupulong, iniintay natin yung muli niyang pagparito, na umahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Sinabi po niya yan, tao rin akong katulad niyo na nag-iintay, at tao rin akong katulad niyo na ginamit niyang instrumento upang ibuka ang aming labi sa hula ng mga banal na propeta, na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga tagapagmana na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan. Nakuha po natin, naunawaan natin yung imbitasyon ng ating tagapagligtas. Dali nating mahigpit yung patotoo sa puso't isip natin, ano po? Amen. Dahil yung pong nangyari na patotoo, nangyari na po yan 1,000 years ago na. Pero yan yung halimbawa na ginawa niya na paniniwalaan natin bawat isa na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Amen. Dahil sinabi niya sa mga bawat nakikinig, unawain natin mabuti sa mga nakikinig at nakakapanood ng programa ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ang bayang banal niya na sariling pag-aari na nakatala na sa langit, tayong mga kalipunan ng mga mananampalataya ang tinatawag na bayang banal niya. Unawain na natin mabuti. Amen po ba? Amen. Kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Babasahin ko yung aklat ng ikalawang Timoteo. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo Jesus. Naunawaan po natin. Ayon sa pangako ng buhay na nasa kay Kristo Jesus. Tingnan niyo po, ang buhay na walang hanggan nasa Panginoong Jesucristo talaga, no? Kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya at kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama, at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Talagang pagsumulat si Apostol Pablo, talagang malasa-malasa. Amen po ba? Amen. Tingnan, punawain po natin mabuti. Oh, kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kaawaan, kapayapaan, nawang mula sa Diyos Ama, at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa sulat niya, na anak niya ito sa pananampalataya,
Ang sinasabi niya sa sulat kay Timothy, o kaawaan, kapayapaan, nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Naunawa na po natin. Amen. Ang dadaloy na regalo sa atin ng kaawaan at kapayapaan sa sulat niya kay Timoteo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa bundhing malinis na walang patid na inaalala kita sa aking mga daing gabi at araw. Talagang yung pag-ibig ni Apostol Pablo na binigay sa kanya ng Panginoon sa Kristo ay talagang napakaniling, napakaningas, napakadalisay. Talagang pinananabikan niya si Timoteo na isang awal ng Panginoon sa Kristo. Na kinasasabikan kung makita kita na inaalala ang iyong mga pagluha upang ako'y makuspos ng kagalakan. Talagang sa pagtitiis ni Timoteo ay talagang andun yung burden nung kanyang pagiging calling bilang manggagawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na inaalala ko ang paniniwalang hindi patunwari na sa iyo na namalagi kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Na inaalala ko ang paniniwalang hindi pakunwari na nasa iyo. Tingnan niyo. Totoo, yung pananampalataya na sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo dahil talaga maraming lumitaw na pagkukunwaring paniniwala sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Dahil dito ay pinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatok ng aming mga kamay, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ang espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Naunawaan po natin yung galing sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil dito yung pinapaalala ko sa iyo sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Pag-ibig po yung ibinigay, kahusayan sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Pinapaalala ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo na paningasin yung pong pananampalataya, paningasin sa puso, pasaganain. Amen po ba? Amen. Upang na lumago, magtumibay, tumatag. Ganyan yung mga tinatawag na mga naghihintay. Amen po ba? Eh, pinatitibay sa pananampalataya, pinalalago sa karunungan ng paniniwala, pinalalago sa pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Paningasin sa ating mga puso ang pananampalataya na nakay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Sasagana sa puso natin ang karunungan ng ating tagapagligtas na paniniwalaan natin na nagpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli in the third day dahil sinabi niya na sa pagparito niya, umahayag siya sa alapa at mahayag din yung mga natitirang nagmamantay at nagiintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Pinaniwalaan tayo ang mga isinulat ng kanyang mga alagad sa Asia Minor. May pinaniwalaan tayong sinabi ng ating tagapagligtas sa kanyang mga alagad na pinangaral ito sa Asia Minor. Amen po ba? Amen. Matutularan natin yung paniniwala ng mga banal na alagad. The same yung paniniwala. Amen po ba? Sa kautusan at sa patotoo. Meron tayong liwanag na iniintay sa pagbabantay natin sa muli ng pagparito. Amen po ba tayo ron?
Kaya yan, katwiran ng patotoo ang nag-aapoy sa ating puso't pag-iisip. Maliwanag po sa atin. Dinadalisay tayo sa paniniwalang espiritwal sa panahon ng kawakasan. Sapagkat sa panahon ng kawakasan ay mapakanig na. Talagang yung mga hindi na natin inaasahan na nangyayari na ngayon, amen po ba? Yung malalakas na kalamidad, yung mga sakit na malakas makahawat, lumilipol, amen po ba? Amen. Ngunit ang tagapagligtas ay nagtatatak sa ating puso at isipan na meron tayong pinaniwalaan ng hula na nangyari, na meron tayong patotoo na pinaniwalaan na binuhay siyang maguli sa igatong araw, mga saksi niya tayo. Amen po ba? Amen. Na pinaunawa sa atin na habang tayo ay nagtitipon at nagkukulong, inaalala natin yung pagdurusa niya sa krus. Inaalala natin yung hirap niya sa krus. Inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. May babalikan siyang dalisay na reliyon na sinasabi sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 27, dalawin niyo ang dalisay na reliyon. Amen po ba? Amen. May dalisay na reliyon, pinadadalaw nga eh. At ang pangalan ng dalisay na reliyon, nakatala sa langit, bunga sa pagkapanganay. Yung mga kalalakihan at kababaihan na tinatawag na, iniimbita na, napaniwalaan na natin yung nag-iimbita sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Sinabi nung tagapagligtas natin na kung siya'y mahayag, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Roma chapter 8 verse 29. Colossians chapter 3 verse 4. 1 John chapter 4 verse 17. Manatili tayong tapat sa patotoo. Upang kung siya'y paparito na eh, huwag tayong mapahiya sa harapan niya. Amen po ba? Amen. Yan po yung katwiran ng patotoo na nag-aapoy sa puso natin ngayon. Dinadalisay na yung maruming lakad natin. Ano? Amen po ba? Eh, siya may kapangyarihan luminis ng maruming paniniwala natin sa panahon ng kawakasan. Hindi po tao ang lilinis ng maruming paniniwala natin. Espiritu ang lumilinis ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Second Timothy chapter 8 at chapter 1 verse 8, huwag mo nga ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi nagpagtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos ay yung Ebanghelyo. Amen po ba? Ang sabi rito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, na kapatid natin sa pananampalataya, na saksi na nagpapatotoo na binuhay siyang maguli, yung ating tagapagligtas na binuhay na maguli, sinabi sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Tignan nyo, ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos ay yung mabuting balita ng kaligtasan na mananahan sa puso't isip natin. Sa lahat ng mga nakakarinig po, ah, mananahan na yung Ebanghelyo, yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Kaya sabi ng Apostol Pablo, sa sulat niya kay Timoteo, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo. Nagagala ka na po. Ito yung tinig ng pakanak. Nahinipan na sa banal na bundok ng sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Na siyang sa atin ay nagligtas, sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating makagawa. Sino po tumawag sa atin ng banal na pagtawag? Yung ating tagapagligtas na paniniwalaan natin, siya yung nag-iimbita sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. Siya yung mentor natin. Siya yung author natin na nag-iimbita. Amen po ba? Amen.
Siya yung nag-alay ng buhay sa kanyang bayan. Maliwanag po ba na ang bayan dito eh, tayo mga kalalakihan at kababaihan na maglalagak ng pagkilala at paniniwala, kasaksi na binuhay siyang mag-uli in the third day, kaya nagpapatotoo tayo. Nangyari po itong patotoo na pinaniniwalaan natin. At tutularan natin yung pananampalataya ng mga banal na apostol na kanyang mga banal na alagad. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin sulat ng Apostol Pablo kay Timoteo. Sila yung mga original na master of divinity. Amen po ba? Amen. Binigyan ng authority ng ating Panginoong Hesukristo yung mga banal na alagad ng pagiging master of divinity. Amen po ba? Amen. Siya po yung nag-certified. Siya yung nagbigay ng testimonya sa mga banal na alagad. Naramdaman niyo po ba, mga kapatid at kaibigan, yung kapangyarihan na dumadaloy sa social media na transparent? Walang bayad dito. Nakikinabangan ng ating mga kaluluwa yung kaligtasan na paniniwalaan natin na mga saksi tayo at nagpapatutuo sa pagkabuhay na mag-uli in the third day. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon ni ako na bilang mo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan. Bilang ko si Apostol Pablo ng Ebanghelyo. Ano po? Hindi na bilang ko si Apostol Pablo sa kung ano pa bang kasalanan. Ano po? Unawain lang natin mabuti. Bilang mo siya ano, ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na ipinangaral sa buong Asia Minor. Dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa mga gawa, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Naunawaan po natin, hindi sa ating sariling gawa. Ano po? Hindi sa ating sariling gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Naunawaan po natin. Kaya sa bawat individual na magiging bahagi at participant ng Panginoong Jesucristo, lagi nating alalahanin na hindi sa ating sariling gawa tayo maliligtas. Amen po ba? Amen. Kundi sa sariling kalooban ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang sumagana ang pananampalataya natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naramdaman po ba natin doon sa mga listeners at partakers ng Panginoong Jesucristo ng mga magiging participant niya na ang nagpapalago ng karunungan at kaalaman at paniniwala at pag-asa sa atin eh, yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Sa kautusan at sa patotoo. Book of Isaiah, chapter 8, verse 20. Ito yung kalagayan ng maluwalhating iglesia na mayroong tinutupad na kautusan at patotoo. Amen po ba? Amen. Ang maluwalhating iglesia na iginayak na walang dungis at kapintasan o kulubutman, in Ephesians chapter 5, verse 27, nakatalanan po sa langit ang maluwalhating iglesia. May pangalan po yan. Sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah, na pinahayag niya ni Propeta Isaiah, na nangyari ngayon sa atin ng mga individual na iniimbitahan na manatili na tayong tapat. Sinabi ng Panginoon Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo kay Propeta Isaiah, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Copy po, naunawaan natin, nagigets natin. Kaya sa bawat individual na magiging bahagi ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo, siya rin ang nagpapalago ng paniniwala natin eh. Kung paano kung pinalalago, gayon din pinalalago niya ang buong bahagi ng kanyang katawan. Amen po ba? Amen. Isa espiritu natin, paniniwala ang lahat. Ano po, bagamat maraming bahagi yung kanyang katawan eh, talagang siya lang ang may kapangyarihan na ihanda yung kanyang katawan na banal, na walang dumis at kapintasan. Kaya po sa mga nakakarinig ng pagpapahayag ng kabutihan at kagandahan ng
Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong mundo, siya ho ang nagmumulat. Siya tumatawag sa atin upang mamulat tayo sa paniniwalang espiritual. Huwag natin ikahiya yung pagpapatotoo na isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na anak niya sa Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Dahil dito lang talaga natin masusumpungan ang katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Nangyari na po yan, 2,000 years ago na nakalilipas. Pero yan yung katwiran na ginawa niya na sentro ng paniniwala natin, natataas sa puso natin yung katwiran ng patotoo, yan yung daan na inihanda niya, nakatotohanan at buhay. Na kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga pagparito niya mahayag siyang espiritu Kaya nahayag yung pagkabuhay niya maguli yan yung halimbawa na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga pagbalik niya, espiritu na siya babalikan niya yung mga nagtitimbo na mga tapat sa sumpaan. Na sinabi niya doon sa mga followers niya na ingatan natin mabuti yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin at huwag na tayong makikigaya sa takbo ng sanlibutan. Amen po ba? Hindi manatili na tayong tapat sa pag-iintay natin. Kaya tayo nagpupulong, may iniintay tayo. May sinabi yung tagapagligtas natin na siya papalito. Amen po ba? Amen. Kaya natin pinagpupulungan yung sinabi niya sa iyo at sa akin. Inaalala natin yung kabutihan niya. Napakadakila po na sa panahon ng nawakasan ay meron tayong inaalala ng ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Lahat tayo pinalalago niya sa paniniwala. Lahat tayo talagang binibigyan niya ng pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito na dadatnan tayo, bahagi tayo ng kanyang katawan. Na siya rin ang naghanda ng kanyang katawan. Amen po ba? Amen. Siya ang ulo ng kanyang iglesia. Tayo ang bahay niya. Siya din ang puno ng sambahayan niya. Amen po ba? Amen. Tayo ang bukiri niya. Tayo ang gusani niya. Tumataas sa atin yung espiritu, yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Siya naghanda sa atin na dalisay na reliyon, maluwalhating iglesia. Naka-record na sa langit ang pagpupulong sa maluwalhating iglesia na itinala na sa langit ang pagpupulong ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Nasiyak sa atin ay nagligtas sa atin at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag hindi ayon sa mga sa ating mga gawa. O siya din ang tumawag sa atin sa banal na pagtawag hindi ayon sa ating mga gawa, hindi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na binigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahon walang hanggan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay na walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Maliwanag po ba na yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo nagliliwanag sa puso't isip natin na nauunawaan natin yung paniniwalaan natin na napapakinggan at napapanood sa social media sa ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Amen po ba? Amen. Sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Eh, sino po ba nagsasalita doon? Di po ba yung ating tagapagligtas ang nagtatayo, nagsasalita doon sa talata na yon? Siya magtatayo ng kanyang iglesia sa ibabaw ng bato. Ano pangalan ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato? Di po ba nakarelated yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta? Ang pinagtutubos mga sayon. Ang sayon po, mga iglesia. Tayo po yung mga mananampalataya na tinawag na sayon. Amen po ba? Amen. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus
na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Na sa mga bagay na ito, ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Ayun, narinig nyo. Itinalaga si Apostol Pablo na guro at tagapangaral ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Maliwanag po ba? Amen. Nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya po nakagagala na sa mga iniimbitahan na nakakarinig ng testimony na ipinapangaral sa social media, transparent na walang bayan, individual tayo ay pinalalago sa pananampalataya, ano po? Upang makatyak na tayo sa pag-iintay natin na meron tayong napakinggan na paniniwalaan na sinabi ng ating tagapagligtas na sa pagparito niya may babaligan siyang dalisay na reliyon. May mga relasyon, mga saksi, nagpapatotoo na binuhay siyang magbuli sa ikatlong araw. Tayo yung mga katiwala niya sa ministeryo niya na nag-iingat ng kanyang tipan. Dahil tayo yung babalikan niya rito na i-record niya na sa langit ang pagpupulong natin bawat isa. Bagamat marami tayong mga patanguhin sa imbitasyon, iisa pong katwiran yung paniniwalaan natin lahat na may relasyon tayong lahat, na saksi tayo na binuhay siya magbuli in Duterte. Sa sariling akala niya po yan ginawa. Hindi po sa pag-iisip ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan dahil ang sasambahin natin dito ay Espiritu. Kaya tayo saksi na binuhay siyang maguling Duterte. Nahayag ang larawan ng ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Pinatunayan ng kanyang Ama yung kanyang larawan kung siya buhayin in Duterte. At ipinakilala naman ng ating tagapagligtas yung larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama na Espiritu. Kaya iisang Diyos na tunay ang paniniwala nating lahat na nalalaman natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Na sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay tatanggapin natin yung buhay na walang hanggan bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Masarap sa mga iniimbitahan na naglalakbay tayo na mayroon tayong pinaniniwala ang gula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol at pinagtibay ng mga banal na apostol sa ating na mga tagapagmana ng mga iglesia sa nangalat sa Silangan, Kanlurang, Timog at Ilaga. Napakapalad na sa paglalakbay natin bilang mga estranghero dito sa mundo, bilang mga refugee na nakikipamayan lang tayo rito, ano po, yung mga refugees. Nakagagalak mag-intay na meron tayong pinaniwalaan na sinabi ng ating manunumos na sa pagparito niya, tayong mga nakatayo at natitira na yung mga nakatulog na mga kapatid natin sa pananampalataya ay gigisingin at tayong mga natitira ay babaguhin at yung may kabulungan ay papalitan na walang kabulungan na tayo ay inirestored na sa paniniwala at tayo ay aakyat na sa alapaap. Kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doon tayong lahat. Amen po ba? Maliwanag sa atin yon yung sinabi niya sa bawat individual na mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan, yung mga pinauunlakan sa imbitasyon, yung pong kaligtasan at buhay na walang hanggan, may mga imbitasyon tinatanggap. Amen po ba? Yung mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, nakakarinig ng imbitasyon. Amen po ba? Kaya ito'y napaka-dakila ka selebrasyon dahil talagang maririnig na natin ang tinig ng pangakat sa mga lamundok ng Sayon. Lagi natin uunawain na ang mabuting balita, meron pong talagang specific na iniuutos hiban, iniuutos ipangaral. Andun po sa Joel chapter 2 verse 1, ano po, hiban ninyo ang pangakat sa Sayon. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinigan lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaaraw ng Panginoon ay malapit na. Lahat naman ang tatawag sa Panginoong Hesukristo at maniniwala at maglalagak na ng paniniwala, nakalagay doon sa verse 32 ng chapter 2 ng Joel,
mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas sapagkat tayo ay mga kasumpong at mga kaunawa na mga tinawag at mga nalalamin na lang. Ano po? Maging matibay po tayo at matatag. Hindi po madali ang maligtas. Hindi po madali ang regalo na talagang pakikinabangan natin, kundi talagang kasama ito sa pinagtitiisan natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Second Timothy chapter 1 verse 12, dahil dito ay nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon pa hindi ako nahihiya. Tingnan niyo, sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, nagtiis din si Apostol Pablo ng kahirapan, pero hindi niya ikinahihiya ang patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya buong tapat natin itong panindigan, paghihiyawan natin sa social media yung testimony ng ating tagapagligtas na ginawang pinaniwalaan natin. Yan yung sayo ng puso't isip natin eh. Amen po ba? Amen. Kaya po, binigyan na tayo ng assurance sa kaligtasan at sa pagpalito niya eh. Yung may kabulungan, ipapalitan niya na walang kabulungan eh. Sapagkat nakilala ko yaong aking pinaniwalaan at lubos akong naniniwalang siya ay makapag-iingat ng aking pinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa paniniwala at pag-ibig na nakay Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ang gagalak ko, nabulay-bulayin, ano? Talagang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo eh, ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin na sa paniniwala at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Yung sulat niya kay Timoteo eh, talagang ang idinideliver niya, yung ating tagapagligtas eh. Amen po ba? Yun ang ipinapahayag niya sa sulat niya kay Timoteo eh, yung ating tagapagligtas. Yun ang talagang ulirang paniniwalaan natin na magagaling na narinig natin kay Apostol Pablo na paniniwalaan natin ang pag-ibig ya. Pag-ibig na nakay Kristo Jesus eh. Yaong mabuting bagay ng pinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Tignan niyo yung Espiritu Santo. Yung kalooban ng Ama ng ating Panginoong Jesucristo ang mananahan sa puso't isip natin. Yaong mabuting bagay ng pinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Nananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. No? Ito po yung kalooban ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo eh, yung patwiran ng patotoo na ginawa niya tayo na dahong tahanan magpakailan-kailan pa man eh. Nakarelated sa atin yung Book of Psalms 132 verse 13 up to 14 na sinabi doon na ninasa na gawin niya tayong dahong tahanan magpakailan-kailan pa man, mananahan yung patwiran ng patotoo sa puso't isip natin sa lahat ng mga listeners at followers ng Panginoong Jesucristo. Ito na po yung napakadakilang kabutihan at kagandahang loob niya na inihayag sa social media na talagang napakasakdal, perfect. Wala kayong madidinig na kaipokrituhan sa karakter na ginawa ng ating tagapagligtas. At ito pong karakter niya na ipinapahayag sa social media, everlasting karakter po ito hanggang sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba? Kaya siya ang nag-organize ng maluwalhating iglesia. Siya ang nagpapatunay ng iglesia ng banal na bundok ng Zion na itinala niya sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan na naniniwala tayo na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksiyan ng mga banal na apostol at pinagtibay sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Nakagagalak na na sa mga tatawagin at pipiliin eh. Ipinaghihiyawan natin sa social media pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buong mundo. Amen po ba?
Amen. Ipinapahayag natin yung layunin niya sa buong mundo, na ipangaral yung katwiran niya, at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na walang bayan. Libre po ito. Pero ang tatanggapin natin pakinabang dito ay buhay na walang hanggan ng ating mga kaluluwa at ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Aminin natin na tayo talagang ikinulong sa pasimulang araw ng sanlibutan upang ang Panginoon Diyos ay mahabag sa dapat niyang kahabagan, maawa sa dapat niyang kaawaan, ampunin yung dapat niyang ampunin. Amen po ba? Kaya sa kautusan at sa patotoo, ang kalagayan ng banal na bundok ng Zion may ginagamit na kautusan at patotoo. Kaya magliliwanag ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Dahil ito na yung kalooban ng kanyang ama na nahayag sa social media, in the name of Jesus in the resurrection. Ang hain niya sa lahat ng mga tao, ang Diyos ay pag-ibig, wala siyang itinatangi. Welcome any religion, dahil siya ang organizer natin. Amen po ba? Amen. Siya founder natin dito. Siya mentor natin dito. Siya author natin dito. Siya yung the greatest mentor natin. Siya yung gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Siya yung the greatest minister natin dito. Amen po ba? Tayo ang santuaryo niya. Tayo ang pinili niya na daong pahingahan niya. Magpakailan-kailan pa man. Mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Nahayag sa social media. Transparent. Meron tayong mga relasyon, nagpapatotoo tayo, nasaksi tayo na binuhay siya. Binuhay siya mapuli in the third day. Hindi nawawalay sa labi natin yung testimony, yung patotoo. Amen po ba? Amen. May mga matatatag at matibay tayong relasyon. Dahil siya ang organize sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung nag-organize sa maluwalhating iglesia sa banal na bundok ng Zion? Naunawaan natin yung katayuan ng banal na bundok ng Zion. May pinaghihiyawang patotoo ng mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Dito lang po marit, dito nyo lang po marinig yan sa banal na bundok ng Zion dahil siya ang the greatest organizer natin. Ang Panginoong Jesucristo ang the greatest mentor natin, the author and finisher of our faith. Maliwanag po ba sa atin? Ako naman natin. So napakadakila nung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Yaong mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo, ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ito'y nalalaman mo na nagsiwalay sa akin ang mga lahat ng nasa Asia. Nasa mga yaon ay si Pigelio at Hermogenes. Tingnan nyo, nagsiwalay kay Apostol Pablo yung dalawang nakarinig, ano? Pagkalumanawa ng Panginoon ng lahat, ang sambahayan ni Eunisicuro, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa at hindi kinaya ang aking tanggala. Tingnan nyo, hindi kinaya ni Eunisicuro yung mabuting balita na isinulat kay Timoteo, no? Talagang guminhawa yung kalagayan ng balooban ni Apostol Pablo. Pero yung dalawa, humiwalay kay Apostol Pablo. Nakita niya yung positive at negative? Amen po ba sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo? Pagkalumanawa ng habang ang sambahayan ni Eunisicuro. Kasi guminhaway kalooban, tinanggap ni Eunisicuro yung mabuting balita na daladala ni Apostol Pablo. Guminhaway yung kanyang kalooban. Madalas niya akong pinaginhawa at hindi ginahiya ang aking taligara. Nakatali si Apostol Pablo ng Ebanghelyo, no? Ng mabuting balita ng kaligtasan na ipinapangaral na magbibigay ng katiyakan at kaligtasan sa mga nakakarinig at nakakapanood ng ministeryo ng banal na bundok ng sayo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen.
kundi nang siya nasa Roma ay hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya. Tingnan nyo, hinanap pa ni Yunisipuro si Apostol Pablo sa Roma. Oh. Hinanap ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya. Pagkalong nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon at totoong alam mo kung gaano maraming mga bagay ang ipinaglilingkod niya sa Epeso. Nakita niyo yung mga sulat ni Apostol Pablo? Talagang yung kauhawan ni Eunice eh, talagang hinanap siya ng sikat ano, sa Roma. Ako'y nasumpungan niya. Ang sabi niya sa sulat eh, pagkalooban nawa siya ng Panginoon, namasumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon. Tingnan niyo, yung awa ng Panginoon Diyos eh, masumpungan niya, yun yung sipuro. Magningning, ano, mag-apoy sa puso ni Yunisipuro yung mabuting balita, yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. So, nakuha po natin yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Amen. Kaya, sa panahon ng kawakasan, marami pong magbubulo na mga napalito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. At yung mga nanggugulo nito, sinasabi na ang pagkabuhay na magkuli nakalipas na. Nangyari na po yan, 2,000 years ago na nga eh. Kung hindi nangyari yan, ano paniniwalaan natin ngayon? Naunawaan natin? Kaya po niloob ng Panginoon Diyos yan na buhayin magkuli yung ating tagapagligtas upang gawing halimbawa sa mga iglesia. Na kaya niya ginawa yung halimbawa na yan na paniniwalaan natin, yan din yung katwiran na nakatatak sa puso at isip natin bilang mga saksing tapat na binuhay siyang magkulihin ni Tende, yan yung katwiran na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Yan yung katwiran na babago sa may kabulungan, napapalitan ang walang kabulungan, yung may kabulungan nakikita niyo sa bawat isa sa atin. Ano po? Pagsikapan mong humarap, nasubok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikinahihiya na gumagamit ng matulid na salita ng katotohanan. Ang galing niya, ang galing naman nung sulat niya kay Timoteo, ano? Sabi niya, Apostol Pablo eh, pagsikapan mo humarap sa Diyos, pagsikapan mo humarap, nasubok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikinahihiya na gumagamit ng matulid na salita ng katotohanan. Kami sinulat niya, Apostol Pablo kay Timoteo, gumagamit si Apostol Pablo ng patuwid na salita ng katotohanan dahil napakita sa kanya yung ating tagapagligtas at inihalal siyang ministro sa kahintilan. Amen po ba? Amen. May anointing na tinanggap si Apostol Pablo sa ating tagapagligtas. Inorganize siyang apostol sa kahintilan. Kaya ang salita ng katotohanan na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan, nangyari po yung isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, napakita sa kanya yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Sinabi sa kanya, iahalal kitang ministro sa kahintilan, ipangaral mo at sabihin mo sa kanila na napakita ko sa iyo na espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Upang mamulat yung ating mga pang-unawa sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. So napakadakila ng mga nangyayaring eksena na nagpapatibay at nagpapatatag ng ating paniniwalaan sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Jesus Christ is the greatest motivator. Amen po ba? Amen. Siya yung gumawa ng spiritual module na nationwide, worldwide, madidinig nyo ang tinig ng paaka sa Zion. Napakadakila, napakadalisay na matuwid na salita ng katotohanan. Nangyari po yan. Amen po ba? Amen. Kaya papalito pa siya, may babalikan siyang dalisay na reliyon, may babalikan siyang dalisay at maluwalhating iglesia. Amen po ba? Amen. Na tayo ang bunga sa pagkapanganay. Tayo ang mga
kapatid niya sa pagkatanganay, kung ano larawan ng panganay, kung ang panganay ay espiritu, walang laman, walang mga buto, gayon din yung mga bunga niya sa pagkatanganay, gayon din yung mga kapatid niya sa pagkatanganay. Kaya sinabi niya, kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Roma chapter 8, verse 29, Colossians chapter 3, verse 4. Pakisundan niyo po kami, pakibasa natin. Para talagang ma-purify tayo. Talagang, ito na yung panahon ng shaken eh. Ito na yung panahon ng spiritual shaken. Nationwide, worldwide. Woo! Hallelujah! Purihin ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan na ang daladala niyang hain ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po? Pagsikapan mong humarap na sumuk sa Diyos, manggagawang walang anumang hinahiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Nakagagalak po na sa sino mang nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, Ministeryo ng Banal na Bundok ng Zion, taas noo kung nakatingin sa inyo ngayon. At saliksikin natin, wala kayong madarama rito na pandaraya, kundi walang anumang ikinahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Sinabi ng ating tagapagligtas sa mga banal na apostol, ang lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta tuwing pupunta sila sa Jerusalem. Sinasabi sa kanyang mga alagad, nahuhulihin siya ng makasalanang tao at siya'y pahihirapan. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami dahil tayo'y nabiktima ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Hanggang kamatayan, sa ikatlong araw, bubuhayin siya maguli. Natupad po yung sinabi sa mga banal na apostol na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta at ngayon ay pinagtitibay sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Yan po yung salita ng katotohanan na ginagamit na matuwid na ipinapangaral sa buong sanlibutan na ang kanyang hain at Diyos ay pag-ibig. Maliwanag po ba sa atin sa lahat ng mga listeners or followers, participant, partakers ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesus Cristo na ating tagapagligtas? Specific, hihipan ang tinig ng pangakap sa iglesia ng banal na bundok ng Zion, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang arawan ng Panginoon ay malapit ng dumating. Amen po ba? Amen. Dadapat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Eto, imbili, no? Ilagan natin yung usapang walang kabuluhan pagdating na sa espiritual. Sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Second Timothy chapter 2 verse 17, at ang kanilang sarili kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Pileto, na ang mga taong tungkol sa katotohanan ay nangasinsay na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Ayan na, tingnan niyo po, unawain natin mabuti. Eh, mas maraming naparito po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nandadaya, mga huwad na mananampalataya. Na marami rin nagsasabi ang pagkabuhay na maguli, nakalipas na. Saan ayaw po tayo ron? Eto, yung pumasok na ng buhulo eh. O? Na ang kanilang salita'y kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Pileto. Maraming naparitong Himeneo, no? At Pileto, na mga taong tungkol sa katotohanan na nangasinsay,
pinupusong nila katotohanan na sinasabing ang pagkabuhay na maguli nakaraan na at tinungulo ang pananampalataya ng iba. Gayon man, gayon may matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. O, tingnan nyo, yung pinagsasaligan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na ating paniniwalaan at tumawag sa atin ay meron matibay na pinagsasaligan na nananatili na may tatak nito. Amen po ba? Amen. O, di nakatatak sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in eternity. Kaya pinaghihiyawan natin sa social media yung patotoo na nangyari. Amen po ba? Amen. Iyan yung halimbawa na ginawa na paniniwalaan natin na maghahatid siya atin sa kaligtasan bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan eh. At isipin natin, pag-aralan natin mabuti, hindi sa ating sarili tayo mag-iisip na kakahaka. Amen po ba? Amen. Dahil meron tayong sinusubaybayang hula ng mga banal na propeta na mabuti yung ating ginagawa. Na ikinumpara sa gaya ng isang ilawan na inilagay tayo sa isang mataas na dako hanggang sa maliwanagan ng buong salibutan ng liwanag. Amen po ba? Amen. Na sumilang sa puso natin ang tala sa umaga. Pag nilisearch natin yung tala sa umaga, pagdating doon sa Revelation eh, ang Panginoong Yesu Kristo, ang tala sa umaga, sumilang sa puso natin eh, yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya nakarelated sa atin yung Psalms 132 verse 13 up to 14. Ninasa niya na takong tahanan magpakailan-kailan pa man ang banal na bundok ng Zion. So bagamat individual tayong mga participant, tumataan sa atin bawat individual yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin na napakinggan nyo, na narinig nyo ang salita ng Panginoong Jesucristo. Na ipinapako siya sa krus ng mga kasalanan, takot, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami, in the third day, dinuhay siya maguli. In Book of Roma, chapter 10, verse 9, sapagkat kung ipapahayag ng inyong labi na ating tagapagligtas ay dinuhay na maguli, maliligtas po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Hindi po siya nakakontra no, yung sa Roma, chapter 10, verse 9, tsaka yung dito sa gayon may may matibay na pinagsasaligan ng Diyos eh, nananatiling may tatak nito, nakikilala ng Panginoon ang mga sa kanya at lumalayo sa kalikuan ng mga bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Iniiwasan ng mga itinakda yung mga usapang walang kabuluhan. Amen po ba? At kilala ng Panginoon Diyos yung may mga tatak ng katwiran ng patotoo. Maliwanag po sa atin. Amen. Kaya sawayin nawa ng Panginoong Jesucristo yung lahat ng nangasinsay, yung mga namusok. At ako'y buo ang aking pananampalataya na sa panahon ng kawangasan. Ang organizer ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion ay yung Redeemer natin. Yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya yung tumawag sa ating lahat. At nananampalataya ako na sa panahon ng kawakasan, ito na yung katarungan ng hukom ng mga hukom na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Lahat ng naparitong ng daraya sa paniniwalang espiritual ay pananagutan nito sa hukom ng mga hukom. Amen po ba? Amen. Lahat ng hindi sa Panginoong Diyos pananagutan dahil ito na po yung paghihiganti niya sa panahon ng kawakasan. Kaya maging aware tayo mga kapatid at kaibigan. Ano po? Second Timothy chapter 2 verse 7 and 8. Isipin mo ang sinabi ko sapagkat binigyan ka ng Panginoon ng pagkakaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Ito po, napakaliwanag ng sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na kanyang anak sa pananampalataya. Isipin mo ang sinabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Sino po ang magbibigay ng pagkaunawa? Ayon ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kasi siya gumawa ng kasaysayan nito eh. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aming ebanghelyo. Tingnan niyo yung sulat ni, unawain natin yung sulat ni
Apostol Pablo kay Timoteo na nagliliwanag ito sa puso ng mga listeners, sa mga partakers at participant ng ating tagapagligtas. Yung ating tagapagligtas ang magbibigay ng pagkaunawa sa atin dahil siya tumatawag sa atin at pumili sa atin sa mabigit na sanglibutan. Siya nag-alis sa atin sa huwag na paniniwala. Amen po ba? Amen. As sinabi niya, alalahanin mo si Jesus Cristo na muling na buhay sa mga patay. Tignan niyo sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, alalahanin mo, Timoteo, anak ko, sa paniniwala. Muling na buhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Naunawaan natin yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Amen. Alalahanin mo si Jesus Cristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aming ebanghelyo. Naunawaan po natin yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na alalahanin yung ating tagapagligtas na nabuhay siya sa mga patay, nabuhay siya sa makasalanang sanlibutan. Kaya po nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Kaya po ipinakita yung ating tagapagligtas sa Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nahayag na yung larawan ng pagka-Diyos niya. Nabanal siya. Dahil ang kalagayan natin bilang nasa laman, nasa ilalim tayo na sumpa ng kasalanan, ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya nahayag yung kanyang larawan eh. Kaya tinawag siya ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari ang makatarong ng hukom eh. Banal yung hukom ng mga hukom na tumatahan sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila at napakadalisay ng imbitasyon sa atin dahil siya na nga may kapangyarihan bilang organizer natin ang lumilinis ng paniniwala natin bawat isa. Nililinis na yung maruming budhi natin dahil mananahan na siya sa puso't isip natin, mananahan na yung patuliran ng patotoo na binuhay siya magpuli sa mga patay. Amen po ba? Amen. Dahil sa pagpalito niya, kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po maghintay at ipamuhay natin itong katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na nabuhay siya sa mga salanang sanlibutan. May iniintay tayong sinabi niya na kung siya'y paparito na, yung may kabulukan natin, mapapalitan ng walang kabulukan. Amen po ba kayo? Amen. Sinabi ni Apostol Pablo yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51, 52, 53. Pakibasa po natin sa Bible natin. King James Version po yung ginagamit na naming Bible. Ang katayuan ng banal na puntong na Zion, mga saksi tayo na binuhay siyang pagkuli sa mga patay. Amen po ba? Amen. At ang katayuan natin, iniintay natin yung pagparito niya, nadadatnan niya tayo mga tapat na katiwala, na iniingatan natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya sinabi niya sa aklat ng Juan, eto po, napakaliwanag nung yung ginawa niya na ipinapahayag nung kanyang mga apostol eh, na sinasalita ko naman sa inyo yung kahayagan ng Espiritu in the third day. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ito po yung patotoo na tayo binigyan niya ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Kasi ang namamahala sa atin, yung ating tagapagligtas, siya yung organizer natin eh. Siya yung the greatest mentor natin eh. Siya yung gumawa ng halimbawa na paniniwalaan natin eh. Amen po ba? Amen. Kaya nga, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid bagay sa inyong paniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Paliwanag po sa atin, ang buhay na walang hanggan eh, may pinaniniwalaan. Kaya ang kinaroroonan ng anak eh, sasa atin siya. Ipamumuhay natin yung katwiran ng patotoo eh. Transparent na mahayag sa social media to, everlasting itong karakter niya. Amen po ba?
Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak, hindi kinaroroonan ng buhay. Yung hindi maniniwala sa anak, hindi kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Hindi tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pero yung maniniwala sa patotoo, sa pamamagitan ng Jesucristo, kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Nabubuhay tayo, nakasama natin yung ating tagapagligtas. Amen po ba tayo, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. At ang mga bagay na ito, isinulat ko sa inyo. Sabi ni Apostol Juan, isinulat sa mga mag-a-apply ng katwiran ng patotoo. Upang inyong malaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan, sa makatwid ay sa inyong paniniwala na sa pangalan ng anak ng Diyos, tatanggapin natin yung buhay na walang hanggan. Kaya dapat apalad natin na nabubuhay tayong may pananampalataya sa panahon ng kawakasan ngayon. Dahil tayo yung naghihintay ng katuparan na kung siya ay mahayag, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba kayo? Amen. Kaya tayo nabubuhay sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, ipinamumuhay natin, pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas sa Espiritu, walang laman, walang mga buto, mga saksing tatatayo ng ating tagapagligtas na tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Nararamdaman natin kung paano natin ipamuhay yung katwiran ng ating tagapagligtas na tumubo sa atin sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Tumatahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Lumalabas na sa labi natin, hayag na sa social media, transparent, nationwide, worldwide. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Na ipapamuhay natin yung banal niyang layunin, na ipapamuhay natin yung kalooban ng kanyang Ama. Amen po ba? Naluluwalhati natin yung kanyang Ama dahil isinubo siya ng kanyang Ama, kaya siya isinubo para sa mga tutupad ng katwiran ng patotoo. Amen po ba? So nakagagalak maglakbay na habang tayo nagpupulong at naghihintay, may iniintay tayo na sa muli niyang pagparito, daratnan niya tayo mga tapat na katiwala na tayo yung nagpupulong ng araw ng Sabat at nanginginig at namamahinga na tayo sa walang kabuluhang araw ng Sanlibutan. Ito yung araw ng Sabat na napakadakilang araw na inihanda sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So darako ako dun sa John chapter 2 verse 27, sinasabi dito ni Apostol Juan sa mga nalalaming tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, sa mga listeners at sa mga partakers ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, hindi tayo pwedeng turuan ng sino man lilitaw na nangangaral dito sa sanlibutan sapagkat may gumawa ng karakter na paniniwalaan natin at yung karakter na ginawa ay siya rin ang gumawa ng halimbawa ng patotoo na binuhay siyang maguli in Duterte at wala ng iba pang pangalan sa silong ng mga langit na makagagawa nito kundi sa pangalan ni Jesucristo, masusumpungan natin ang paniniwalaan natin upang tayo maligtas at magkaroon ng katiyakan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan ng kanluran, timog at dilaga, sinabi niya, tungkol sa inyo, ang pagkapayag na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Meron tayong tinanggap na katwira na ginawa ng ating tagapagligtas na nananahan sa puso't isip natin na nahayag sa atin yung katwira ng patotoo na saksi tayo na binuhay siya maguli sa makasalanan sa libutan at ito'y ipinapahayag sa social media sapagkat ito yung kabutihan at kagandahang loob ng kanyang Ama sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ito po, talagang ang kahayagan ng kabutihan niya sa lahat ng mga tao, ito yung panahon na ng kawakasan, talagang marami ng tanda na nagaganap sa langit at sa lupa. Ano po? That is the sign of second coming of Jesus. Siya rin ang may kapangyarihan upang tayo ihanda sa panahon ng kawakasan. Kaya meron tayong tinanggap na nakapahid sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na inihasik ito sa buong sanlibutan upang pakinabangan ito ng mga naligaw ng mga iglesia. Amen po ba? Amen. Wala pong bayan dito. Hindi tayo mangangamba. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Regalo sa lahat ng mga tao ito, wala pong bayan. Amen po ba? Ang pakikinabangan natin dito, buhay na walang hanggan. At hindi ninyo kailangan kayo ituruan ng sinuman, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo, hindi kasinungalingan, at kung paano kayo tinuturuan ito ay gayong kayong marahan sa kanya.
manahan tayo sa katwiran ng patotoo. Amen po ba? Siya rin ang magpapasagana, siya rin ang magpapalago ng pananampalataya natin sa pag-iintay natin sa muli niyang pagpalito. Amen po ba? Amen. Kaya po, ito na yung deklarasyon ng Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Zion. Ito na yung kahayagan ng kanyang kabutihan sa buong sanlibutan. At ngayon, kumunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya ay mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayo mga mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagpalito. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po ano dahil ang buong mundo ay tatangis sa muli niyang pagparito. Kaya po ang imbitasyon niya, nadilinig na natin ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na siya lang po ang may napakadakilang layunin. Kaya ang babala sa atin, sa mga iniimbitahan, siya din ang nagpapahit ng katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, ng paniniwalaan natin, upang makatyak tayo doon sa ating organizer na sinabi niya na sa pagparito niya, yung mga nalalabing mga nakatayong natitira, na ito yung pinaniniwalaan natin, ito yung kakayuan ng paniniwalaan natin, mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, sa kautosan at sa patotoo, meron tayong ginagamit na hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. May katiyakan tayo na sa pagpalito niya, yung may kabulungan, babalitan niya ng walang kabulungan. Maliwanag po ba sa mga listeners ng Panginoong Jesucristo na mga tinatawag ng maging saksi sa pagkabuhay niya maguli? Amen. Siya rin ang nagpapasagana at nagpapalago ng paniniwala, ng kaalaman, ng karunungan, ng pag-asa sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, mga kapatid at mga kaibigan. Siya ang tumatawag upang gawin niya tayong bagong tahanan, magpakailan kailanpaman, mananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. At yan yung forever and ever na naginawa niya tayong dwelling city. Namamahinga na yung batwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Kaya sa panahon ng kawakasan, hindi pa na ang pakakak. May hudyat na sa buong mundo. Kaya po talagang marami nang nangyayari sa panahon ng kawakasan dahil inirestore na yung kanyang bayan na nagiba at muli itinayo na at gising na ang hari na mga hari sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Ito na o, yung panahon ng kawakasan na matatakot na ang mga tao sa buong sanlibutan. Dahil nagising na ang hukom ng mga hukom, ang makatarong ang hukom sa banal na bundok ng Zion. Maliwanag po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan. Darako ako sa aklat ng Revelation. Babasahin ko po ito sa inyo. Gunawain natin mabuti. Revelation chapter 1. Verse 2 and 3. Babasahin ko muna yung chapter 1, verse 1. Ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin sa makatwid ay mga bagay na nararapat mangyaring madali at kanyang ipinadala at pinaalam sa pamamagitan ng kanyang mga anghel sa kanyang alipin na si Juan na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo na sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Napakaliwanag po nito, mga kapatid at kaibigan. Purihin ang Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Na sumaksi sa salita ng Diyos sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mabalad ang bumabasa at mga nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Naunawaan po natin, mga kapatid at mga kaibigan. Ito po ang si Apostol Juan, saksing tapat na alagad ng Panginoong Jesucristo to. Na sinasabi niya na sumaksi sa salita ng Diyos sa mga banal na propeta na sa kautosan at sa patotoo. Ito po yung pinaghihiyawan sa social media na may liwanag sa madilim na sanlibutan. Matatapos na ang kadiliman at magliliwanag na
at maghahari na ang katotohanan sa kadiliman. Amen po ba? Amen. Na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Tignan niyo po, pamamahin natin, nakita ni Apostol Juan yung pangyayaring lahat. Idideklara niya sa Apokalipsis sa mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng bula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Nakagagalak po sa Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula. Amen po ba? May hula tayong gagamitin. Nangyari yung hula, sinaksihan ng alagad ng Panginoong Jesucristo na si Juan ang patotoo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang manakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ang mga bagay na nakasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Ito po yung walang dagdag, walang bawas sa kautusan at sa patotoo. Tunay na nahayag sa mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga ang patotoo ng ating hukom ng mga hukom at hari ng mga hari, ang makatarungang hukom ng mga hukom sa lahat ng mga iglesia sa panahon ng kawakasan. Chapter 1 ng Apokalipsis, verse 5, mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at nagkalag sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian mga saserdote sa kanyang Diyos Ama, sumakan niya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Woo! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin nawa ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan sa mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kapayapaan ay sumaatin lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ginawa niya tayong kaharian mga saserdote sa kanyang Diyos Ama. Sino po ang gumawa ng kaharian? Yung ating tagapagligtas na tumawag at tumirang sa atin. So ano ang pangalan ng kaharian nakatala sa langit? Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang kanyang banal na bayan na sariling pag-aari na pinili niya. Amen po ba? Nagkahayag tayo ng kaluwalhatian ng tumawag sa atin. Nakilala natin yung tumawag sa atin na espiritu walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayong tapat sa pagkabuhay niya maguli. Ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos Ama. Sumakan niya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Mag-ahari ang hari ng mga hari sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon ngayon at magpakailan-kailanpaman. Micah chapter 4 verse 7. Apokalipsis chapter 1 verse 7, narito siya pumaparitong na nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga nagsiulo sa kanya at ang mga lahat ng angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at ng nakaraan at sa darating at magpakailanman sa lahat. Nakuha natin, nakunawaan natin. Ako, ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at ang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat.
po natin, napapakinggan natin. Narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaapat, makikita siya ng bawat mata. Ang may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. At ang hukom ng mga hukom ay maghahari sa banal na mundo ng Sayon mula ngayon hanggang sa magpakailan kailan pa. Amen po ba? Amen. Kaya po ang kabilipilinan sa atin, hindi tayo pwedeng turuan ng sino man napapalito sa kanyang pangalan, sapagkat yung the greatest mentor natin ang gumawa ng karakter na inaalala at tinutupad natin ngayon sa panahon ng kawakasan. At siya rin ang nagpapaalala sa atin ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa mga iniimbitahan niya na pinagpapaunawaan niya ng kanyang karunungan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba, mga kapatid at kaibigan? Amen. Makakatingin ako sa inyo ng mukhaan at tunay na napakinggan natin ang matuwid na pangangaral ng salita ng katotohanan na may hula ng mga banal na propeta at ipinapangaral ko sa inyo at ito'y nangyari at may basihan tayo na pinaghuhugutan ang hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral sa atin ngayon ang kaligtasan sa bawat makakarinig. Unawain po natin mabuti upang sumagana sa puso't isip natin sa paghihintay natin yung paniniwala na pakinggan natin na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang ministeryo ng banal na bundok ng sayo na kalipunan ng mga iglesia na tayo po ang kahaliang itinayo niya na nakatala sa langit ang pagpupulong natin ang araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Sinabi nung ating nag-iimbita sa lahat ng mga iniimbitahan, magpakumbaba na tayo sa panahon ng kawakasan. Sapagkat ito na po yung napakadakila niyang layunin. Ito yung napakadakila niyang kabutihan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Sa kanya lang po natin makakamit ang katiyakan, ang pangako ng buhay na walang hanggan. Sa kanya natin makakamit ang pag-asa at kagalakang di malirik sa panahon ng kawakasan. Dahil yung second coming of Jesus na pagparito niya sa banal na mundo ng Zion, ito na po yung kanyang paghihiganti sa mga kasuklam-suklam at mga sinungaling. Amen po ba? Amen. Sinabi nung nag-iimbita sa atin, narito ako'y madali ng pumaparito. Naunawaan natin, sinabi nung tagapagligtas natin na madali na siyang pumaparito dahil siya yung nag-iimbita. Siya yung tumawag sa atin, natutupagin na natin yung hula ng mga banal na propeta, na mayroong patutuo ng mga banal na apostol, yung ating paniniwalaan. Sinabi niya na madali na siyang paparito, siya yung nag-iimbita sa atin, siya yung mananahan sa puso't isip natin, bawat individual na iglesia na kaharian niya, na nakatala na sa langit, na yung ating takilang guro, siya yung organizer natin. Amen po ba kayo? Amen. Siya yung nagtayo ng foundation ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon na inihain niya sa lahat ng mga tao ang Diyos ay pag-ibig. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Nakagagalak po mga kapatid at mga kaibigan, mayroon tayong tutuparin hula ng aklat na ito. At meron nagpatibay at nagpatatag ng paniniwalaan natin yung mga banal na alagad, yung kanyang mga hinirang na mga apostol na nagpatotoo hanggang kamatayan. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng mga listeners at partakers sa panahon ng kawakasan, sa lahat ng mga participants, tao rin akong ginamit ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus upang ihayag ko ang kanyang kabutihan at kagandahang loob ang kanyang layunin sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kapayapaan po ay sumaating lahat, naway napagpala tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga nakarinig at magkaroon tayo ng katiyakan at pag-asa sa pag-iintay natin na maging tapat tayo
at magbantay at maghintay na tayo sa muli niyang pagparito. God bless people of Zion nationwide, worldwide. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Dakila ang ating Diyos at marapat pakapurihin sa kanyang banal na bayan, sa atin mga kapatid at mga kaibigan, sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Amen. Bilang isang bayan na matatag na nagpapalito sa ginawa ng ating Panginoong Diyos Ama, kay Kristo Jesus na ating Panginoon, tayo mga kapatid at mga kaibigan ay napakamapalad sa panahon ng kawakasan sapagkat tayo nakakaasa na sa pamamagitan ng isang dalisay na pananampalataya, tayo'y nalalaan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy tayong magalak na magpuri at ipahayag o ipakilala sa buong mundo ang pangalan ng bayan ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang, sa iyo rin, banal na kapamahalaan at kapangyarihan, niaasa namin ang lahat ng mga bagay upang kami matupad ang mga hula na nasulat sa aklat ng buhay at siyang totoo at tunay na mangyayari na lahat ng iyong pinagtutubos ay pinaglaanan mo ng tahanan sa sangkalamitan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na kapulukan, pagbuhat mo ngayon at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus. Aming tuloy na Diyos at Panginoon na manububos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. God bless. Iba pag